Sa kasalukuyan, parami na ng parami ang kababaihan na katuwang ng kalalakihan sa pagpapaunlad ng bansa. Sila ay lalo pang nakikilala sa pagganap sa mga tungkulin at gawain sa iba't ibang larangan tulad ng siyensya, medisina, edukasyon, panitikan at serbisyo pang publiko. Kasabay ng pagkilala, tumataas din ang pagpapahalaga sa mga karapatan ng kababaihan sa pamamagitan ng mga pambansa at lokal na batas na nagtatanggol sa mga ito. Mahaba ang kasaysayan upang makamit ng kababaihan ang kasalukuyang pagkakapantay-pantay at mga karapatan. Ngunit, patuloy pa rin ang mga gawain upang lalo pang mapalawak ang pagkilala at pagtamasa sa mga karapatang ito. Ang Magna Carta of Women o Republic Act 9710 ay ang pambansa at komprehensibong batas na nagtitiyak na kinikilala, na pangangalagaan at naipatutupad ang mga karapatan ng kababaihan, partikular na sa mga nabibilang sa marginalisadong sektor. Sa ating lungsod, sinusuportahan ang pagpapatupad ng Magna Carta of Women sa pamamagitan ng gender mainstreaming. Sa gender mainstreaming, tinitiyak na ang mga polisiya, programa, proyekto at gawain ng lokal na pamahalaan ay tumutugon sa mga pangangailangan ng lahat ng kasarian. Sa pamamagitan nito, sinisikap na makamit ang pagkakapantay-pantay ng mga kasarian o gender equality. Upang matiyak na aktibong naipatutupad ang gender mainstreaming, itinatatag sa bawat pamahalaang panglungsod ang Gender and Development Focal Point System o GFPS. Ang GFPS ay mekanismo upang matiyak na inaipatutupad at nababantayan ang mga programa at polisiya na may kinalaman sa GAD. Ang GFPS ay binubuo ng punong lungsod at mga miyembro mula sa iba't ibang departamento ng pamahalaang panglungsod, kinatawan ng iba't ibang sektor at samahan sa komunidad at organisasyong sibil. Isa sa mahalaga at natatanging gampanin ng GFPS ay ang pagtitiyak at pagbubuo sa GAD Plan and Budget o GPB. Sa pamamagitan ng GPB, matitiyak ang pagpapatupad sa mga programang GAD na mayroong kaukulang budget. Mayroong pinagdadaan ang proseso upang mabuo ang GPB ng isang lungsod. Ang bawat lungsod ay nararapat na magtalaga ng budget para sa GAD na may katumbas na hindi bababa sa 5% ng kabuuang budget ng lungsod para sa nasabing taon. Tinitiyak ng GAD budget na mailulunsad ang mga programa at proyektong GAD na nangangailangan ng rekurso. Ilan sa mga halimbawa ng mga programa at proyektong maaaring kunin mula sa GAD budget ay ang mga gawaing para sa capacity development, particular sa GAD mainstreaming, pagbubuo ng GAD database, pagpapatayo at pagpapatakbo ng mga pasilidad tulad ng GAD crisis centers. Iniuulat ng mga pamahalaang panglungsod ang mga naipatupad na gawaing GAD sa pamamagitan ng GAD Accomplishment Report na taon-taon ay isinusumite sa pamahalaang pandalawigan o kaya ay sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Mahalaga ang tungkulin ng GFPS upang makamit ang layunin ng gender mainstreaming sa ating lungsod, kung kaya't nararapat na planuhing mabuti kasama ang mga miyembro ng ating komunidad ang mga programa at gawaing GAD. Sa pamamagitan nito, tiyak na makakamit ang layuning paglahok ng kababaihan sa lahat ng aspeto ng lipunan at ang minimiting pagkakapantay-pantay ng mga kasarian. Para sa dagdag na impormasyon hinggil sa GFPS sa ating mga lungsod, maaaring sumangguni sa mga dokumentong ito.